Libo-libong piraso ng mga illegal na paputok ang nakumpiska ng Philippine National Police. Kaugnay niyan, mahigpit ding tinututukan ng PNP ang talamak na bentahan nito online. Si Patrick De Jesus sa detalye. Samot-saring illegal na paputok na ang nakumpiska ng Philippine National Police habang papalapit ang pagsalubong sa bagong taon. Higit 34,000 paputok na ang nasabat ng pulisya na tinatayang aabot sa 190,000 pesos. Pinakamarami sa nakumpiska ang 5-star na halos 10,000. Sumunod ang sawa at plapla. Talamak ang bentahan online na siyang binabantayan ngayon ng otoridad. Ang kasama po namin yung Anti-Cyber Crime Group together with FEO, coordination, collaboration, nagkakaroon po kaming, marami po tayong mga nahuhuli. Doon lang po tayo nagbebenta doon sa mga lisensyado at doon sa may mga permit. Doon lang po tayo kasi sila yung nakapagkaroon po ng firework safety seminar. Alam po nila talaga yung bawal at saka hindi bawal. Pinakabago namang ipinagbabawal na paputok ngayon ang Goodbye Hamas. Sabi ng PNP FEO, mala improvised explosive device o IED ang lakas ng sabog nito na lubhang delikado. Talagang delikado po. Talagang kahit mga ari-arian kayang sirain po. Napakadelikado po. Dahil unang-una po, yung pulbura na inilagay doon, talagang napakarami. Kaya delikado po yon. Kasi kung mapapansin po natin, 0.2 grams lang po dapat ang nakakarga po sa mga paputok. Nakagaya po nandito. Ito lang po yung pwede po dyan. Ganyan lang po dapat karami. Ngayon, pag sumobra na po doon, talagang bawal na po. Si Hamas? Ay talagang malaki po. Ang tansya ko doon, naabot na yata ng siguro mga... baka mga 400 grams na yata yung ano nun, yung content nun kasi napakalaki po. Aabot sa 20,000 hanggang 30,000 piso ang multa sa mga mahuhuling nagbebenta at gumagamit ng illegal na paputok at magkakakulong ng hanggang 1 taon. Naka-code red alert status na ang Bureau of Fire Protection. Nakaantabay ang fire trucks at mga bombero na handang rumesponde sa mga insidente ng sunog. Lahat po, tayo po ay kailangang rumisponde in case kailanganin po ang ating serbisyo. Wala po allowed na naka-leave ngayong panahon na ito dahil nga po kailangan full force ang ating buong pwersa ng Bureau of Fire Protection. Sa tala ng BFP, 20% ang tinaas sa mga insidente ng sunog ngayong taon na umabot sa 15,679 kumpara noong 2022. Na nasa 12,000. Wala pang naiulat na insidente ng sunog na may kaugnayan sa paputok. Kaya tinihikayat ng publiko sa mga alternatibong pampaingay para sa ligtas sa pagsalubong sa bagong taon. Patrick De Jesus para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.